Hello guys! Good morning! Isang magandang umaga po sa inyong lahat. So today guys ay summer na, March. Nasa buwan na tayo ng March. So napakainit sa labas kung lagi tayong lumalabas. At kaya naisip ko na naman uli na dito na lang sa bahay at gumawa na lang ng mga kabuluhang bagay. So today guys ay mag-DIY na lang ulit ako ng mga patapong gamit dito sa bahay para share ko sa inyo ang konting kaalaman ko at sana po ay may matutunan kayo sa gagawin kong ito. So guys, bago po ako magsimula ay welcome back sa channel ko po, Hilda Chavez Edio. So ngayon guys ay uumpisahan kong mag-DIY na naman ng simpleng mga gamit sa bahay. So ito ang ating gagawin guys. O so ayan guys, ito. Meron ako ditong lumang picture frame. Ayan, luma na ito. Ganito ang kulay niya actually. Kaya lang, pininturahan ko siya ng silver. Kanina, in-spray ko na siya kanina para matuyo na bago ko gagawin. Ito yung ginamit ko, yung tira-tirang paint namin sa labas. Ayan, nagamit pa. Meron kami tira-tirang paint, ginamit ko siya dito. Kaya tuyo na siya, kanina ko pa siya pinaint. Ayan, ngayon ang gagawin ko dito guys ay papanibaguhin ko ng kanyang itsura. Lalagyan ko siya ng design para magamit at maipang-display ulit. Ayan, so umpisahin ko, meron ako ditong gamit na ito, lumang natanggal lang din dun sa aming isang wall frame. Ayan, so hindi ko tinapon. At itong i-design ko sa kanya. At meron ako ditong mga putol-putol na plastic flower, yung kanyang mga dahon-dahon. So ayan, ito lang ang i-design ko para hindi naman ito maitapon. Alam mo naman ako. Alam niyo naman ako guys, lahat-lahat ng bagay dito sa aking bahay ay ginagawa akong panibago. Hindi ko tinatapon. Lahat ng mga bagay-bagay pinahinayangan ko kagaya nitong tirang paint. Although hindi naman siya pang paint ng kahoy at paint nga ito ng aming motor, ay pwede na rin. O ayan, maganda naman siya. So, umpisahan ko na siyang lagyan ng design. Ito ay aking lalagyan ng glue gun. Danihan ko lang at para masyado siyang madikit. Hindi siya maalis. Nakaka-enjoy kaya guys, mag-DIY. Try nyo din para na-enjoy pa kayo, makatipid pa kayo. Hindi pa kayo nakakadagdag sa basura ng ating kalikasan. Gumaganda pa ang bahay nyo. Kesa naman mag-isip tayo ng mga walang kabuluhang bagay. Ganito na lang guys ang gawin nyo. Napapakinabangan nyo pa. Dadagdagan pa ang inyong talino. Ingat lang sa gilgan at mainit din naman ito. Alam niyo ba guys, ng dekorasyon lahat dito sa bahay ko, ginawa ko na lang. Hindi talaga kami bumibili. So, ayan. Didikit ko siya dito ganyan. Ayan. O diba guys, ganyan palang maganda na siya. So ayan, next. Lalagay ko naman itong kanyang design sa gilid. Actually, ang ilalagay ko dito guys ay
yung ribbon, yung ginagawa kong mga ribbon. Napaganda lang siya. So, ayan, next, lagyan naman natin ng dahon. Ayan. Hati-hatiin ko na lang ito. Itakabit ko siya sa kanyang mga gilid. Ayan. So, magiging ganyan ang natin niya, guys. Ayun lang siya kasimple. Yun na yun. Dikit lang natin. At pwede na ulit i-display. O, diba? Ganun lang. Lahat ay galing sa sira-sira at patapon na mga gamit. Yan lang gawin nyo, guys. So, ayan. Tapos na ang aking
flower frame, table flower frame. Ayan. Okay na ito guys, ganyan na siya. Oh, kung meron pa akong gustong idagdag, mahanap pa ako ng ibang design niya. So, ayan. Ganito lang kasimple ito guys. At ito ay tapos na. At pwede nang i-display. Ayan. Lagyan ko lang ng laso yung kanyang stem. Ganun yung kasimple. Pangit naman kasi yung over decoration or nasobrahan sa dekorasyon. Dapat simple lang. Lagyan ko lang siya ng ribbon dito para mas lumanda. Oops. Oh, yan o. Ayan. Madikit siya. Hindi na siya maalis. Ayan. Madikit talaga siya. Ayan guys, so nakalikha na naman ako ng panibagong gamit sa aming bahay. Hindi may tatapon. Ayan na siya. Ayan. Ganun lang kadali. Sa ang isip niyo is malikhain, marami po kayong magagawa. Nasa pamamahay lang din ninyo ang mga material na gagamitin. O, diba? Ayan, tapos na. O, so ayan na nga po guys, natapos ko na naman ang aking isang munting obra at sana po ay nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman kung papaano i-recycle lang lahat ng bagay sa ating bahay. So ayun, ayan na nga po, sana po ay matuto tayo na pahalagahan ang mga patapong bagay niya. Akala natin ay wala ng kwenta, wala ng silbi. Isipin niyo po na meron pa pong kwenta yung mga bagay-bagay na ikinakalat natin o ibinabasura natin. At sa ganun pong paraan ay nakakatulong po tayo sa pagbabawas ng basura sa atin. Kalikasan at nakakamenos tayo sa gastos, gumaganda pa yung ating bahay, tumatalino pa tayo, na-inspire po tayo at unang-una po sa lahat ay nababawasan ng stress natin. Nakakatulong po yun sa pagbubus ng ating pagkatao na maging piling bata o maging masaya, kaya nakakabata po talaga ng hitsura ang walang stress sa buhay. So ayan po, salamat po sa lahat ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga viewers, followers, likers, at sa lahat-lahat po ng sumusuport. Saludo po ako sa inyo guys at sana po ay huwag po kayong magsasawang sumuport sa akin para po maipagpatuloy ko po ang pagtulong dun sa mga bata na nangangailangan. So ang aming pong school supplies giveaway ay magpapatuloy po at tuloy-tuloy ka po lamang. Ang mga gusto pong sumali ay mag-message na po kayo sa aking FB page, sa aking FB account, sa aking TikTok account, at dito po sa aking YouTube channel, mag-comment po kayo sa aking comment section below at sana po ay mapasali kayo para po makapag-usap po tayo kung paano po ang tamang pagsali dito. So, ayan, maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat at abangan nyo pa po ang mga susunod pa pong mga videos.